Mga kalapatid, nakita nyo naman siguro ayaw makipaglaban na itong bago nating ibon. So mukhang bata pa talaga, hindi siya ano, wala pa siya sa maturity na pwedeng i-breed. And then more than likely baka maging hentong ibon na to, mga kalapatid. Pinasok natin itong grisel, mga kalapatid, para makita kung anong magiging ugali niya, dahil dapat tong blue check pied white plight is ano na siya, dapat medyo matapang, dahil matagal na siyang nandito sa box na to or sa breeding area na to. Territory niya na dapat to, kasi ang mga kalapati, mga kalapatids, is territorial. Doesn't matter kung maliit sila or malaki, basta na tandaan na nila na yung lugar o yung spot na yon is pwesto talaga nila. Pagka may pinasok kang kahit anong ibon, is magbibigay sila ng pahiwatig na either ayaw nila dun sa ibon na pinasok mo na yon, or may kipag-breed sila kung opposite sex sila, mga kalapatids. Pero yun nga, mga kalapatids, nakita nyo naman, hinahabol siya ng cockbird and then tumatakbo lang siya. Imbis na nakikipag away siya, kung cockbird din siya, para maging sarili niya pa rin yung spot na kung saan siya nakakulong, mga kalapatids. Pero ayan, mga kalapatids, ang update ngayong araw, dahil sinusubukan nating malaman talaga kung ready to breed na siya or kung cockbird ba siya or hen. Dahil sayang naman po yung oras ko na pag lagay ng hen doon or dito sa pwesto na to, mga kalapatids, and then hindi pala siya cockbird, and then hindi pala siya ready to breed. Kaya malamang tatanggalin natin yan ibon dito sa
pwesto na yan, iiwan natin yung grizzle, then paparisan din natin yung grizzle ng another grizzle, mga kapatids. Then titignan natin kung anong kalalabasan ng magiging anak nila. So, grizzle to grizzle, ang pagpaparisan natin dito sa spot na to. Yung tatay po ng grizzle na yan, cockbird, mga kalapatids, is black, itim, mga kalapatids. And then yung nanay naman po ng grizzle is white na may konting brown. So red grizzle, kumbaga, yung tawag namin, mga kalapatids, dun sa nanay. So nagulat ako dahil ang lumabas sa kanya, mga kalapatids, is grizzle but more on white. And then meron siyang kapatid, clutch mate, mga kalapatids, red grizzle naman ang lumabas. And then meron din siyang ibang kapatid, mga kalapatids, na ang lumabas na kulay is more on black. So parang ganyan din sa kanya, mga kalapatids, pero opposite color. Mas marami yung itim kaysa sa puti. Yun yung mga naging kulay nila, dahil nga yung tatay is black and then yung nanay is puti, mga kalapatids, na may konting brown or red. So yun, mga kalapatids, ito po ang update ngayong araw. Gusto ko lang talaga makita kung anong magiging kalalabasan netong bago nating ibon, but more than likely hindi talaga siya ready to breed pa. I would say I'm gonna keep him or her into one of my little cage, mga kalapatids, and have him or her separated from any of my flock. And then right around end of January or February, mga kalapatids, susubukan natin ulit siyang i-breed. At least meron siyang December, January, and February, 3 months na nasa atin. So more than likely, hopefully he or she will be able to breed for us, because I don't really want to wait a long time for a bird to breed in my loft, because I feel like it's a waste of time and doesn't even know what I can get out of him or her. So yun, mga kalapatids, ang update ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta, mga kalapatids. Shoutout po sa inyong lahat. At shout out Team Yahoo. I'll update you guys again in here later on pagka meron na tayong mga bagong update, mga kalapatids. So, ayun po. Hanggang dito na lang po muna, mga kalapatids.